Oké, beautiful life. Welcome to part 3. Welcome to part 3 ng ating Google Classroom for Teachers. So, dito na tayo sa people. But before we proceed sa people tab, and diniscuss natin sa part 2, yung pag-create ng topic. May dalawang topic tayong create. Then, naglagay tayo ng mga activities. Okay, then, in-explain natin isa-isa ito at kung ano yung mga meron. Sa assignments, sa quizzes, sa questions, sa material, paano ginagamit ang reuse, and then the topic. Okay? So, punta na tayo ngayon sa people. So, dito sa people, dalawa yung makikita nyo. No? Pwede ka, dito mo pwedeng i-add yung student. No? Yung una, which is yung code nga na ipapadala mo na pinakita ko doon sa first part 1 ng tutorial natin. No? Nandun pa tayo sa stream. And then, this is the second one na pwede mong i-add yung estudyante. So, pag kinilip mo to, tatype mo lang yung email add, then invite. Then, masasend niya yung link papunta rito. Dito naman sa teachers, you can add additional teachers. Why? Ka mag-a-add. Halimbawa, pareho kayong teacher ng science or pareho kayong teacher ng math o MAPE sa parehong grade level. Okay, so parehong grade level, parehong grade level, parehong subject ang tinuturo nyo, pwede kayong mag-collaborate sa classroom. Okay, so halimbawa, sa grade 7, okay, limang classroom. Sa limang classroom ng grade 7, dalawa kayong teacher ng a certain subject. Okay, so pwede mo siyang i-add dito, then mag-collaborate kayo. Halimbawa, siya yung gagawa ng ganitong assignment. Okay, ikaw ang gagawa ng ganito. So pwedeng dalawa kayong teacher dito. So, nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyong ipagkatiwala tong file na to, bahala kayo. Nasa inyo naman na yun. And then, we have student. So, dito, mag-a-add tayo ng student. Okay? Okay. So, ito na, no? Nakapag-add na ako ng dalawang student. So, medyo blur pa siya kasi hindi pa nila ina-accept yung invitation. Kaya nakalagay dito, invited pa lang sila. Pero hindi pa, wala pa sila. So, tignan nyo, blur yan, yung dalawang estudyante in-add natin. Now, titignan natin kung anong magiging itsura nito pag in-accept na nila yung invitation sa kanila. Okay, so kung makapansin nyo, ano na siya, hindi na siya blur, no? Kasi in-add ko na, nag-add na ako ng dalawang estudyante, si Santa Rita at si Rita Santa, and then in-accept na rin nila yung pag-add ko sa kanila. So, kung may profile pic sila, lalabas din yung mga pictures nila rito. So, itong 3 dots sa gilid, pwede mong email yung student, okay? And then, yung sinabi ko sa inyo kanina, no, nasasanayin ko yung, kung ako ang teacher, no, sasanayin ko rin yung estudyante na nag-open lagi ng email. Kaya may mga activities din ako or may mga announcement din ako na through email ko ipapadala para nasasanay din sila. Hindi puro Facebook lang binubuksan nila. Kasi usually nga, katulad na nabanggit ko doon sa part 1 ng tutorial na to, na usually ang estudyante nagka-create lang ng email para makapag-open ng Facebook. Usually. Okay? Or makapagbukas na, makapag-makuha ng email account sa Google. Yan, okay? So, sa akin, sasanayin ko sila. Okay? So, makikita nyo ngayon dito, pupunta ngayon tayo dito sa mga box dito. Okay? Pag kinili ko itong box na to, ma-highlight to. Okay? Pag inalis ko yung click, blur. Pag kinili ko siya, ma-highlight. Anong meron dito? Okay? Pwede mong i-remove yung estudyante. Halimbawa, sobrang pasaway yung estudyante, no? Talagang ano siya, makulit. So pwede mo siyang i-remove or i-mute mo muna as warning. So pag naka-mute, wala siyang magiging reaction, hindi siya makapag-post, hindi siya makapag-comment. Pero nakikita niya lahat ng activity. Okay, at magagawa niya. Okay, hindi lang siya pwedeng mag-participate. Okay? So pag ni-remove mo siya, for example, tatanggalin mo na yung estudyante, ang reason nito sobra na siguro or parang gusto mo muna kasi makausap yung magulang niya bago mo siya ibalik sa klase. So, nasa sa inyo na yon. So, pwede, kung maraming estudyante mo, kung lima sila, pwede namang sabay-sabay. Pag kinilik mo itong dalawa, kung ano yung kiklik mo rito, it will happen simultaneously naman. Okay? So, tanggalin natin. So, kung pupunta ngayon tayo dito sa grades, no? So, part 3 natin ngayon, no? Punta na tayo sa grades. Napaganda tayo ng students. Okay? Kung pupunta tayo dito sa grades, kung mapapansin nyo, nandito na yung pangalan ng mga estudyante. So, kung ang estudyante mo, for example, ay 20, so 20 yan, pababa. Hanggang doon sa baba, 20.
So nasasayan ko paano may sort yung pangalan, okay? Last name ba o first name? Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mas gusto ko ako din naglalagay ng grades. Kaya pag tinapat ko to dito, okay? May toggle siya rito. Okay? Kung ano yung mga dapat nila i-submit at kung ano yung points ng grades na dapat makuha. Okay? Diba? Total ng ginawa ko lahat is 8 points. So, pwede ako maglagay base sa pagkakacheck ko or kinonsider ko, dinagdaga ko ng plus point. Okay? Ganto rin dito, ganto rin dito, ganun din dito sa dalawang activity na ginawa natin kanina. So, kung ilang activity yung gagawin nyo, madadagdagan siya na madadagdagan dito. Okay? So, kung total mo, for example, ay 95, so, didivide mo lang yon para ma-meet mo yung 95 o 100 dito. Didivide mo lang siya sa mga activities mo. So, dito mo siya makikita. Okay? So, dito sa gear icon, ito rin din yung ginawa natin kanina. Okay? So, ito yung part ng grade side. Okay? Pag napuno mo na to, meron kang pwede mo i-download yung mga grades. Kung malalagyan mo na siya lahat, magkaroon ka ng option dito na pwede mo siya i-download. Malalagay ngayon siya sa parang Excel file. Okay? Nga lang, katulad na sinabi ko, iba kasi yung E-class record ng DepEd, hindi siya naka-incorporate dito, kaya hindi ko siya gagamitin. So, mag-grade pa rin ako sa E-class record base sa points na ilalagay ko rito. Okay? So, yan ang basic ng Google Classroom. So, na-discuss natin ang stream. Okay? Upcoming work, okay? So, kung may mga due date, okay? So, dun siya lalabas. Okay? Kung mapapansin nyo rin, may dalawa nang na-assign kasi nagbigay na nga tayo ng estudyante pero wala pang nagsasubmit kaya wala pang turn in. Okay? So, pwede mong i-review yung mga activity nila. Okay? Pag ni-review mo sila, okay? Halimbawa, mark as reviewed. Pag kinilik mo yan, okay? Pag pumunta ka rito, pag binaba mo to, okay? So, lalabas. Okay? Ito yung kinilik natin kanina dito. Okay? Kaya wala na siya rito, napunta na rito. Kasi mark as reviewed na siya. Okay? Tinignan na natin kung ano ba yung nagawa na ng bata. Okay? So, okay. So, balik tayo sa to review. Balik tayo ngayon dito sa umpisa. Okay. Dito ngayon tayo mag-focus. Okay? Pag kinilik natin itong classes, ito yung sinasabi ko na nabuo yung classroom. Okay? Ito yung ginawa na natin. So, may saan ng classroom. So, kung lima yung classroom na bubuin mo, lima classroom na naka-assign sa'yo, dito yan, sunod-sunod yan, malalagay siya rito, sunod-sunod. Okay? So, pag kinilik mo yan, yun din, papasok ka rin doon sa classroom mo. Okay? Kung may nilagay ka sa calendar mo, makikita mo rin siya rito. Okay? Mga activities mo. Ito yung interview, pinuntahan natin kanina. Then, punta tayo sa loob ng class. Okay? Sa stream tayo. So, ito yung mga activities na ginawa na natin lahat. Mga announcement, ito yung dalawa. Okay? Nagagawin ng mga bata. Okay? Pag nagkaroon ng chat, magchat-chat yung mga estudyante, for example, lalabas din dito. Okay? Pag nag-chat siya, sasabihin ng bata, hello po. Yan. So, dito, kaya mahaba siya. Itong pinaka sa stream, no? And then, archive class. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina na in-archive ko na ginawa ko mga klase before. And then, sa settings, ito rin yung dapat mong tignan. Okay? Email notification, dapat naka-toggle on. So, sa akin lahat naka-toggle on siya kasi comments. Comments on your post. Okay, magpo-post ka. Gusto mo ba mag-comment yung mga bata sa post mo o hindi? Toggle on, toggle off mo lang. Comments that mention you. Bawa, binanggit yung pangalan mo ng mga estudyante. Siyempre gusto mo makita kung bakit ka nila pinag-uusapan, di ba, sa toggle on. And then, private comments on work. So, pwede may private. Pwede ka mag-private comment sa mga estudyante. Naka-toggle on din siya. And then, classes you teach. Late submission of student work. Okay? Toggle on, toggle off. Kung tatanggap ka pa ba ng late o hindi na. Tatanggap ka pa ba ng resubmission. Toggle on, toggle off mo lang siya. Invitation to co-teach classes. Yan, kasama mong teacher. Then, schedule post, publish, or fail. Toggle on, toggle off mo lang siya. Okay? So, yan lang yung sa notification niya. So, pwede mo siya mabago anytime. Okay? So, ulitin ko just to wrap up yung Google Classroom basic. Okay? So, diniscuss natin kung paano magawa ito, kung paano magpalit ng team, pinag-usapan din natin na kung paano mag-create ng classroom. And then, dito sa stream, diniscuss din natin kung paano mailalagay itong mga to. Okay? When welcome yung estudyante,
kung paano mag-add ng mga links, ng mga videos, ng mga files. Then, pumunta tayo sa classroom. Diniscuss natin ito isa-isa. Assignment, kung paano gumawa, quiz, kung paano gumawa, question, materials, and then reuse. And then, yung topic. So, ito na yung nagawa natin. Okay, naglagay tayo ng topic. So, sa ilalim ng topic, ito yung mga activity na gagawin ng mga bata. And then, diniscuss din natin na lahat ng ginawa natin, masisave siya automatic sa class drive folder. Gagawa ka ng schedule dito sa Google Calendar. And then, pumunta tayo sa people. Nag-add tayo ng dalawang estudyante. Nalaman din natin na pwede pala nating i-mute or pwede nating i-remove ang estudyante. Okay? Or pwede nating i-email privately. Last warning, ganyan. So, pinag-usapan din natin yan. Pinag-usapan din natin na pwede tayo mag-add ng teacher. Halimbawa, dalawa kayong teacher sa math sa parehong grade level, ba? Pareho kayong teacher ng math sa grade 9 at itong classroom na to for math. So, pwede, dalawa kayo, pwede mag-collaborate kayong dalawa rito. Okay? Then, pinag-usapan din natin ang grades. Okay? In-explain ko rin na personally ako, hindi ako maglalagay ng automatic grade. Ako mismo maglalagay ng grade, okay? Para pwede ko i-consider yung estudyante. So, pwede natin i-sort out yung pangalan nila. Then, madami yan, no? As time goes by, lagi ka nagpapagawa ng activity, dadami siya, dadami. Estudyante rin, habang nag-add ka ng student, madadagdagan din siya pababa. Okay? And then, pag may mga nalalagay ka na ng grades, automatic magkaaroon ka ng icon, no? Kung saan pwede mong i-download yung mga grades nila. Nga lang, katulad na sinabi ko kanina, personally, ako hindi. Okay? Gagamitin ko pa rin e-class record base pa rin sa consideration na ibibigay ko sa estudyante. So much for that. Okay, so yan po ang ating Google Classroom. So I hope naintindihan nyo po at naunawaan. Kung may mga tanong, please mag-comment lang kayo sa baba. Mag-comment lang kayo sa baba. Kung may tanong, pipilitin kong sagutin at maliwanagan kung medyo confusing yung ginawa ko. So maraming salamat. Again, this is Beautiful Life, Harmony of Life. So sa Beautiful Life, ganun lang din. Tumutulong lang din tayo na gumawa ng mga video tutorial. Yan. Na kung saan mauunawa ng mga kapwa teachers natin. So yung susunod na gagawin ko yung video tutorial patungkol sa classroom para naman sa side ng estudyante. Okay, paano naman gagamitin ng estudyante ang Google Classroom. Okay? So maraming salamat sa paikinig ulit. This is Ems once again. So lagi nating tatandaan, ha? We only die once, but we always live every day of our life. Ang sarap-sarap, no? Araw-araw, no? Araw-araw sa buhay natin, pagising mo sa umaga, it's a brand new day. What happened yesterday, leave it to yesterday. Because today is a brand new day. Okay? Stay positive in life. Always smile and share that wonderful smile. Okay? So, tandaan ulit natin. Ang sarap-sarap-sarap mabuhay. Lalo na kung alam mo kung paano mabuhay. This is Ems once again. See you on my next vlog.